Taong 2013 nang mag-amok ang isang dating barangay councilor na nagdesisyon na lamang na maglakad-lakad sa kanilang lugar at mamaril ng kahit na sinong madaanan niya. Matanda, lalaki, babae o kahit bata pa man, maging ang isang aso ay hindi niya pinalampas. Ilan ang bilang ng kanyang napatay? Bakit kaya niya ito nagawa? Kilalanin natin si Ronald Bae alias Bossing. Tara, alamin natin sa history. Si Ronald Bakiran Bae ay ipinanganak noong ikasyam ng Nobyembre 1971 sa Tabon 1, Kawit, Cavite. Ang ama niya ay si Rodolfo Bae, dating police chief ng Imus, Cavite. Taong 2008, ikinasal si Ronald sa isang magandang babae mula sa Lubao, Pampanga na si Maria Elena. Biniyayaan ang pagsasama nila ng limang anak. Ika-apat ng Enero 2013, 9 AM, lumabas ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite si Ronald Bae. Nakasuot lamang ng sando at shorts, bit-bit ang isang kalibre 45. Kaswal na naglakad-lakad sa Barangay Tabon 1, kasama ang katiwala niyang si John Paul Lopez, caretaker ng bahay nila sa Kawit, Cavite. Una nilang pinuntahan ang kapitbahay niyang si Maricel Pahal na naglalaba. Siya ang kauna-unahang biktima ng pamamaril ni Ronald. Sumunod dito ay tinungo nila ang tindahan at bahay ng kumpare at ka-running mate niya noong 2010 na si Berto Caimot. Inabutan niya ang tatlong anak nito. Tinanong ni Ronald kung nasaan ang ama nila at nang sabihin ng mga bata na wala doon ay binunot ni Ronald ang kanyang baril at pinagbabaril ang mga ito. Napatay ang panganay na si Micaela, 7 taong gulang, habang nasugatan naman ang mismong inaanak ni Ronald na si Ken Cedric, 3 taong gulang, at ang 2 taong gulang nitong kapatid na babaeng si Michelle. Tumakbo paalis si Ronald at walang habas na nagpapotok sa kahit sinong madaanan niya, habang si John Paul naman ay inire-reload ang kanyang magazine tuwing mauubusan ito ng bala. Matapos ito ay ang bahay naman ng pamilya Fernandez ang kanyang napuntahan. Ayon sa kwento, ang asawa ng 55 taong gulang na airplane mechanic na si Alberto Fernandez, kakauwi lamang nito galing sa trabaho nang tawagan ang kanyang misis at sinabing ne, nakakasyam na putok na, nagtatahulan na yung mga aso dito. Patuloy ng kanyang misis, sabi ko, o siya, basta pahinga ka dyan, huwag ka lalabas. Tapos, binaril yung aso namin, si YT. Inisip ko na lang na tinignan niya kasi meron kaming second floor. Sinilip siguro niya, napansin siya sa taas, so binaril siya. Magkatapat lamang ang bahay ng mga Fernandez at bahay nila Ronald. Kaya't maaring napagbalingan ang asong si YT. At nang mapansin si Alberto, ay pinaputukan na rin ito. Nagawa pa umano ni Alberto na dumaan sa bubungan upang humingi ng tulong. Ngunit binawian agad ng buhay sa ospital. Maging ang mga nasa loob ng bahay ay pinasok na ni Ronald. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Rhea De Vera na kasalukuyang buntis noong panahong iyon. Sa tiyan niya, siya binaril ni Ronald, pati ang kanyang 3 taong gulang na anak na babaeng si John Monica na nasa loob ng bahay ay idinamay na din. Matapos ito ay lumabas sa eskinita si Ronald patungo sa main road ng kanilang nayon at pinaputukan ang sinumang makasalubong niya. Nang magpunta siya sa talipapa ay binaril niya ang tricycle driver na si Boyet Toledo, nagbebenta ng prutas na si Irene Funelas at magtataho na si Al Oreo. Agad binawian ng buhay ang mga ito. 10 hanggang 15 minuto lamang ang inabot ng pag-aamok ni Ronald. Sinasabing mayroon pang 8 napatay na nagngangalang Adoracion Cabrera. Bumalik si Ronald sa kanyang bahay kung saan siya pinuntahan ng mga polis at hinikayat na sumuko. Ngunit, pinaputukan ni Ronald ang mga polis kaya't walang nagawa ang mga ito kung di gumanti. Nagtagal ng 30 minuto ang pikikipagpalitan ng putok ni Ronald sa mga otoridad. Ang assistant naman itong si John Paul ay tumakas sa eksena at nagtago. Naglabas ng 100,000 pesos reward money si Cavite Governor Juanito Victor Remolla para sa makapagbibigay ng impormasyon na hahantong sa pagka-aresto ni John Paul. Ngunit kalaunan ay sumuko din ito sa mga polis. Sa imbestigasyon lumabas na bago pa ang bisperas ng bagong taon ay dumalaw na sa kanilang bahay sa Guagua si John Paul. Nag-inuman at gumamit ng ipinagbabawal na bisyo ang dalawa ayon kay Elena. Nagkaroon ng matinding away ang mag-asawa kung saan pinagbuhatan pa ng kamay ni Ronald si Elena at nang akmang tututukan na ng baril ay pinagkukuha ni Elena ang mga anak at nagkulong sa kwarto. Narinig ng mga kapitbahay nila ang pagsigaw ni Elena para sa saklolo. Pinuntahan naman sila ng ilang kapitbahay na naglakas loob at tulungang ilayo si Elena at mga anak nito mula sa asawa. Matapos ito ay hindi na nakita si Ronald
Ronald sa Guagua. Umalis ito pabalik ng Kawit, Cavite kasama si John Paul, January 2, 2013, nang makabalik ang dalawa sa Tabon 1. Ang kotse ginamit nila ay nakitang inabandona na sa Barangay Tabuan 1 sa Silang, Cavite. Nakalak ang mga pinto ngunit basag ang salamin sa likod, January 3, 2013. Nang gabi ay nakipag-inuman si Ronald kay John Paul at kaibigan nitong si Tonette Medina na kanyang nakasama sa paninilbihan bilang counselor hanggang kalaunang pagkatalo noong 2010. Ayon kay Tonette, tila iba na ang ikinikilos ng kanyang kaibigan. Sinabi niya sa isang interview, meron siyang sinasabi na mga parang akala ko ginto yung palatanso, mga ganong term. Tapos may mga dugo pang sinasabi, isang hibla lang kayo, ganun, tapos mga parang nagaano ng dugo, ganun. Sabi ko, pare, ito naman, New Year naman eh, hayaan mo na, past is past, sabi kong ganun. Tapos sabi niya, wala, parang galit ako. Nang magpaalam umano si Ronald na mag-CCR, ay kumaripas na ng takbo palayo si Tonette. Ayon naman kay John Paul, inabot ng umaga ang kanilang inuman at sa kalagitnaan nito ay nakita niyang gumagamit pa ng ipinagbabawal na bisyo si Ronald. Paikot-ikot daw ito habang bumubulong patungko sa problema sa pamilya at kakaiba ang ikinikilos hanggang sa abutin na ng umaga at isagawa na ni Ronald ang kanyang pag-aamok. Sinabi ni John Paul na napilitan siyang i-reload ang armas ni Ronald dahil tinakot siya nito. Ikinuwento niya sa interview, wala na po, hindi ko na rin alam na ano kung meron po akong mangyari. Umiwas na rin po ako, hindi na ako nagpakita sa tao. Yun nga ang pangyayari na ginawa niya na hindi ko rin dapat sundin. Natakot din ako na pinalo niya sa akin yung baril sa mukha ko. Kala ko talagang natatakot na ako na pag di ko sinunod, wala, mamatay. Sabi ni John Paul, hindi umuno talaga inuubos ni Ronald ang laman ng magazine niya. Nagtitira ito ng isang bala na gagamitin niya kay John Paul kung hindi ito magre-reload. The Good Neighbor. Iba-iba ang pagkakakilala ng mga kapitbahay ni Ronald sa kanya. Sa iba ay mabait at maaasahan si Ronald. Ilan sa mga komento sa kanya ay, wala kaming nakitang pangit sa kanila. Mabait silang kausap. Mabait naman siya po. Wala naman po siyang kaaway dito eh. Mabait naman yan. Tinutulungan kami pag walang nakakain. Binibigyan din kami niyan eh. Mabait, galante, matulungin. Nasa kanya lahat. Ewan ko po bakit nagkaganoon. Ang pagiging galante ni Ronald ay indikasyon na sila ay may kaya. Ngunit hindi klaro kung ano ang pinagkakakitaan ni Ronald. Ayon sa kanyang ina na si Tomasa, nagbabuy and sell ng sasakyan ang kanyang anak. Ayon naman sa kanyang asawa ay mayroon silang business na nagbibreed ng panlaban na manok. Sa imbestigasyon ay napag-alaman na si Ronald ay nagbibreed ng mga panlaban na manok sa May Noveleta, Cavite. At mayroon siyang maliit na manukan sa kanilang bahay sa Tabon, sa tapat ng kanilang bahay sa Kawit. Bago lumipat sa Guagua ang mag-anak, ay nanuluyan muna ang pamilya ni Ronald sa kanilang rest house sa Tagaytay na kanilang ibinenta matapos magawa ang kanilang bahay sa Guagua. Base sa kwento ng anak ni Ronald sa isang kapitbahay nila sa Guagua, Pampanga, ang pagkakakilala naman ng iba kay Ronald ay isa itong bully o siga na maaaring bigla na lang magalit kahit sa maliit na dahilan. Ang asawa naman ni Ronald na si Elena ay naranasan ang kabutihan at kasamaan ng asawa. Sa kanilang 13 taong pagsasama ay naging mabuting ama naman umano si Ronald hanggang sa nagsimula itong gumamit muli ng kanyang bisyo. Hindi niya rin inaakalang magagawa nitong pumatay. Sa isang interview, humingi ng patawad si Elena sa nagawa ng asawa. Talagang humihingi ako talaga ng pasensya. Hindi ko talaga alam. Siyempre may mga anak din ako eh. Alam naman nila kung anong ugali ng asawa ko. Kahit ako dati, sinubukan niya ako barilin dati. Talagang hindi ko kaya ang asawa ko. Wala akong power sa asawa ko talaga. Ito lang siya nag-take noong nagkaroon siya ng problema sa pamilya niya. Kahit ako dati, sinubukan niya rin akong barilin dati. Plano pa umuno nilang ipa-rehab si Ronald. Hanggat maaari nga, kinukumbinsi ko siya. Umuwi na at tulungan yung sarili. Kumbaga magpagamo. Aminado naman siyang may mga pagkakataong kakaiba ang kinikilos ng asawa. Kinakausap umano nito ang sarili. Paminsan ay rorolyo pa ang mata nito sa likod. Sinasabing siya ang demonyo. At kung minsan ay nakakakita ng mga anino na nakamasid sa kanya. Mga itinatagong buto. Sa pagkahuli ni John Paul ay lumabas pa ang iba pang lihim ni Ronald. Dinala ni John Paul ang mga otoridad sa isang mababaw na hukay sa may manuka ni Ronald. Na-recover nila ang isang kalansay. Inidentify ni John Paul bilang si Teodulo Villanueva, dating katiwala ni Ronald.
Napatay umano ni Ronald si Villanueva noong 2003 matapos nilang magtalo dahil sa panloloko ni Villanueva ukol sa mga panlaban ng manok. 2003 pa nasa missing persons list ng mga otoridad si Villanueva. Sa iba pang resulta ng investigasyon, matapos i-raid ng mga pulis ang bahay ni Ronald ay na-recover nila ang 3.3 grams ng ipinagbabawal na bisyo, isang 45 caliber pistol, AK-47 at isang M16 rifle. Dati siyang may lisensya sa mga ito, ngunit kasalukuyang expired nang igasagawa niya ang krimen. Ang ginamit naman niya sa krimen ay hindi lisensyado. Hindi naman pinaniniwalaan ng mga otoridad na napilitan lamang si John Paul dahil sa tatlong saksi na nagsasabing kusang loob niyang iniaabot kay Ronald ang magazine at hindi mukhang napipilitan ang itsura niya. Pinasuan si Lopez ng multiple at frustrated para sa kanyang partisipasyon sa krimen. Sinisisi ni Cavite Governor John Vic Remulla ang pangyayari sa hindi agarang pag-aksyon ng mga pulisya sa ulat ng mga taga-Nayo na walang habas na nagpapaputok si Bae ng kanyang baril ilang araw bago ang maramihang pamamaril nito. Gayunpaman, itinanggi ng Cavite Police na nakatanggap sila ng anumang naunang reklamo. Ayon kay Cavite Police Director Senior Superintendent Alexander Rafael, isang tricycle driver na nakapagdala ng dalawang sugat ang biktima sa ospital ang unang pumunta sa istasyon ng polis upang mag-report ng pangyayari. Agad naman umunong napuntahan ng kanyang mga tauhan ang lugar ng krimen. Ang hepe ng Cavite Police ay sinabak sa pwesto at pinalitan. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Ronald Bae? I-comment lamang sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.